Tikom pa rin ang bibig ng kampo ni Pilar Abra Vice Mayor Josefina De Sono sa akusasyong may private army siya. Pero nabisto ng PNP na puro mga dating sundalo ang 12 tauhan niya na nakainkwentro ng mga pulis nitong Martes. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Matapos ang higit 20 oras na standoff sa pagitan ng mga pulis at tauhan ni Pilar Abra Vice Mayor Josefina De Sono, inabutan ng News 5 ang 12 lalaki na ito na palabas sa compound ng BC Alcalde at isa-isang pinasakay sa police mobile. Hindi pa nagpapa-unlock ng interview si De Sono mula nang mangyari ang inkwentro. Pero ayon sa Abra Provincial Police, mga dating sundalo mula sa Visayas at Mindanao ang mga lalaking turn on over ni Vice Mayor De Sono na magkakahiwalay na dumating sa Abra noong December 2021 at ngayong buwan. The 12 are former AFP office enlisted personnel. Marami pong lumalabas ngayon sa investigasyon. Of course, some were recruited just to train the barangay tanod, sort of like that, and civil security units of that, sort of that. But then, nagkataon po na ganun ang nangyari. Iniimbestigahan din ng PNP ang mismong BC Alcalde. Pero ngayon pa lang, iginigit na ng tiyuhin ni De Sono at dating Vice Mayor na si Christopher Bronya na walang halong politika ang nangyaring standoff. Yan ay kahit naglalaban sa pagka-mayor ang kapatid ni De Sono at anak ni Bronya. Parang normal na lang yan sa politika. Kasi karamihan dito sa Abra, halos magkakamag-anak, maglalaban dito. Magpipinsan, magkapatid. Hindi naman maiwasang mangamba ng mga residente sa Pilar, lalo't papalapit na ang eleksyon. May konting takot kami, may konting bagabag kami na baka kasi sa botohan mas lalong worst yung mangyayari. Pero so far naman meron naman yung mga army na na-deploy na, so medyo bumaba na rin yung tension. Hindi na bago sa mga taga-Abra ang sigalot at mga private army tuwing eleksyon. Sa isang article nga ng Philippine Center for Investigative Journalism noong 2009 na isinulat ng isang miyembro ng prominenteng pamilya sa Abra, ikwento niya kung paano binansagang murder capital of the North ang probinsya. 1965 pa raw, may naitala ng mga political goons sa Abra. Kaya nakatakda rin bumisita ang mga opisyal ng COMELEC dito sa susunod na linggo. We will go to Abra not because red na sila but because we wanted to instill discipline and peace in the area, that COMELEC will be in full control of the situation. Maybe it's an isolated incident but we will not take that for granted. Sa kabila ng pagiging notorious ng probinsya sa election-related crimes, iginiit ng Abra PNP na isolated lamang ang nangyaring standoff ngayong linggo. Titiyakin din doon nila na hindi na ito masusundan, lalo't higit 5 linggo na lang bago ang 2022 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5.